Kevin Durant, mga idol, minura nga ang isang fan na kinakausap nga siya habang sila ay naglalaro. May kita nga natin dito sa maikling video clip na ito na nakawanan si KD, mga idol, na minura ang isang fan. Tingnan natin to, mga idol. So siguro, mga idol, nagulat itong fan na ito. Sinasabihan niya lang naman si KD na kailangan na mag-take over para nga manalo ang Nets. Pero mga idol, iba nga ang sagot na nakuha niya kay KD. Siguro nagtatry ngang mag-focus si Durant sa laban at hindi nga nakakatulong ang pakikipag-usap sa kanya ng fan na ito. Sa ating next balita naman, mga idol, Patrick Beverly sinagot itong si Westbrook. Matapos kasing sabihin ni Westbrook na hindi nga daw siya naapektuhan ng pang-trash talk ng mga Timberwolves player dahil wala pa nga silang na-achieve sa NBA, si Beverly sinabi niya, mga idol, nakapasok nga daw siya sa playoffs every year. Pasok nga rin siya sa dalawang Western Conference Finals sa dalawang magkaibang team. Individual stats nga ba daw ang pinag-usapan or team stats? Ang alam nga daw ni Beverly, ang NBA ay isang team sport. Bali, nagmamalaki nga, mga idol, itong si Pat Bev dito nga sa kanyang achievement. At parang pinapalabas niya nga rin na itong si Westbrook ay nakatingin nga sa individual stats nila Beverly at nila Karl Anthony Towns, samantalang ang NBA ay isang ang team sport. Yan nga, mga idol, ang bawi nito ni Beverly sa mga sagot ni Westbrook. Next balita tayo, mga idol, Ben Simmons ay hindi pa rin makakapaglaro. Sabi nga ni Adrian Wojnarowski na meron nga daw irritation itong si Simmons sa anyang lower spine at tumaasa na makakabalik nga bago pumasok ang playoffs. Yan nga, mga idol, ang hindi magandang balita sa team ng Brooklyn. Hindi nga sasapat ang mga natitirang laban nila para nga magkaroon sila ng real chemistry kay Ben Simmons para pagpasok nila sa playoffs ay alam na talaga nila ang laruan. Isa yan sa problema ngayon siguro ng team ng Brooklyn Nets, mga idol. Simmons hindi pa nga makakabalik para nga sa kanila. At sa ating next balita ng mga idol ay patungkol dito sa team ng Los Angeles Lakers. Kinumpirma ni Chris Haynes, mga idol, na isang ang trusted reporter sa NBA na itong si LeBron James ay gusto talaga si DeMar DeRozan sa Los Angeles Lakers. At inakala niya nga rin daw na tapos na nga daw yung deal na yon. Siguradong magiging Laker player na itong si DeRozan. Pero mga idol, si Rob Pelinka at si Jeannie Bass ay ayaw ngang ofera ng 3-year deal itong si DeMar. Kaya nga pinili nila na kay Westbrook na lamang or kay Buddy Hield. Yan nga, mga idol, ang latest revelation dito nga sa team ng Los Angeles Lakers. LeBron gusto pala talaga itong si DeMar DeRozan bilang number 1 option ng Lakers sa free agency. Diba't nagpahayag na rin si DeMar na gusto niya nga rin maglaro sa team ng Lakers. Kaso sa pagtitipid nga ni Rob Pelinka at ni Jeannie Bass, isang taon lang ang kanilang inoffer, mga idol, ay nilang bigyan ng 3-year deal si DeRozan. Kaya nga, sinayang nila ang pagkakataon na itong si DeRozan ay maglaro nga para sa team ng Los Angeles Lakers. At ngayon nag-average nga siya ng 28 points per game para nga sa kanyang team na Bulls. So yan nga, mga idol, ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Bye!